Are you a BI or a GI? Alam niyo na ba ibig sabihin nun? You are a BI or a GI? GI stands for good influence. Oh, alam niyo na yung BI. Bad influence. Oh, alin ka ba doon? Nagpapatawa ba ako o nangiinsulto o I am mocking you? Anyway, kinig lang po tayo, kwentuhan tayo. Brother Eng here sa ating one word encounter, and we're going to talk about that, influence. Okay? Do you agree with me that leadership is influence? You are to influence people. In your lifetime, how many people? 10,000 people. Wala ka pang ginagawa nun. 10,000 people ang may influence mo in your lifetime. Nang wala kang ginagawa, eh di mas maganda sana kung meron kang ginagawa. Diba? Kasi nga, you can influence people, maging BI ka, bad influence, o ikaw makakaroon ng good influence. Diba? Yeah. And sabi ko sa inyo kanina, leadership is influence. So, pag naglalakad ka, tingnan mo kung may sumusunod sa'yo. Dahil kung wala, you may just be taking a walk. Diba? Yung mga anak mo nga, kita na agad eh, sumusunod sa'yo. Diba? Actually, being a good influence and a bad influence, let me tell you this. Your children may not be listening to you. Are they? Ang hirap magsumagot. Oh, ganito na lang. Do not worry that your children are not listening to you. Okay? Do not worry about that. Worry because your children are watching you. Yun ang influence. Whether good or bad. Diba? Parang pag sinabi mong, anak, huwag kang magsisigarilyo, ha? Ayan, ikaw na bahalan. Anak, huwag kang maglalajeng. Huwag kang iinom ng hala. Nakakalajeng. Ayan. Pinapatawa ko kayo, pero yun ang katotohanan. Ang prayer ko, maging GI ka. Okay? GI. Genuine influence. Okay? I hope na yung GI, genuine influence na gusto mo, is good influence. Ibig sabihin, dalin mo sa mabuti yung mga taong may impluensya mo. Makikita nila, hindi lang nila maririnig. Consistent ka. Kung ano yung sinasabi mo, yun ang ginagawa mo. Kung ano yung ginagawa mo, yun ang sinasabi mo. Wow! Diba? Talagang GI na GI yun. Good influence. Yes? Come on, let's strive to be the good influence that we should be. Ang alam kong gusto ni Lord na tayo ay maging mabubuting impluensya, lalong-lalo na sa mga taong malalapit sa atin. E paano pa yung iba na tinitignan ka lang? Okay? O paano pa yung iba na pinakikinggan ka lang? Ano sa palagay mo ang makukuha nila? Bad or good? Okay? So, gusto ng Panginoon, katulad ng Panginoon na nag-impluensya sa'yo, ikaw ay naging mabuti, so become the good influence that you should be. Not by yourself, but by the grace of God. By the Spirit of God. As you invite God to be in you, sigurado ko, good influence ka. Sigurado ko dyan, di ba? Ang problema minsan, yung hindi mo iniimbita, pinapayagan mo nandyan. O alam mo na kung sinong tinutukoy ko. Ha? Huwag natin siyang pag-usapan, magiging bida pa eh. Di ba? Di ba? Wag, hindi mo nga iniimbita nandyan at pinapayagan mo. Obviously, BI yun. Diba? Anyway, sige po. Let's be serious and let's pray that as we leave, we will be able to influence a lot of people. Better yet, bring them into the embrace of God. Bring them into a relationship with God. Bring them into a communion with God. Para ang gagawin din nila, yung alam nilang mabuti. Diba? Kasi dalawang bagay lang, hindi talaga tayo pwede sa gitna eh. Talagang ang pipiliin lang ay mabuti at hindi mabuti. Ganun. Sana dun tayo sa mabuti. Let's become the influence, the good influence that God wants us to be. And let us become the person that God has created us to be.
Yes, let's become the good influence that God desires for us. And this is what I believe that you also so desire. Amen? Amen. Let's pray about that. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, here we are asking you to give us the grace so that we can become the good influence that you want us to become, especially to the people that are near to us, the people around us, and even to the people that will talk about us, read about us, or see us and hear us. We cannot do this by ourselves, Lord. That's why we need your grace. We need your Spirit. So use us, Lord, as we submit ourselves to you. Use us to be a vessel of your love, a channel of your grace. We pray this prayer with thanksgiving, with faith, with hope, with Mama Mary praying with us and for us. In Jesus' name, amen and amen. Okay? Be the GI that you are to be, the genuine influence. And enjoy Him. God bless.